laki. Ring record? Siyempre, oh, record okay pa rin. Para kung pag may nagkalat nga, recorded din. Live to, no? Live to. Ano, isi-share na natin, share? Pukay! Oh, sisikom 9 call back. Ay, 9 ba? 11. Ano yun? 9. Ay, hindi. 14? 14 yan yun, di ba? Yung cover si Norio. Oo. Yung may nakalusot. Anyway, di pa ako nag-intro. Hello ulit sa inyo lahat. Welcome to Komiks, Kwentuhan. This is the Culture Crush Reunion. Minus. Hulaan nyo kung sino yung minus. Hulaan nyo kung sino nakalimot na sino. Oh, hulaan nyo kung sino yung kulang. Si Soulman. Si Soulman. I'm joined today with yung ating voice of Culture Crush. The men who founded yung Culture Crush Minus One. Si Sir Elmer Damaso, Sir Melvin Calingo, a.k.a. Ilog, taga-Ilog, Sir Jio Beltran of Solstice Butterfly, Sir Michael David, and of course, si Sir Groups. Awkward. Super awkward. So, doon sa mga nanonood, impromptu live stream to. So, kung meron kayong question, comment down below lang. Minomonitor ko yung Facebook. Hindi namin to, hindi ko sila sinabi magla-live. Hindi ko rin in-announce na magla-live. Pero apparently live siya. So, so before ako nagsimula, before nagtanong na ako dun sa mga tao, kung ano yung gusto nilang itanong sa inyo. Ayun. So, maraming mga hindi nagtanong. Instead, nagpadala sila ng message. Yan. Gusto ko yung tanong, yung bakit daw suplada si Suplada. Ayun, sige. Unahin na natin yan. Oh, ano yun? Roderick Rodriguez. Ito si Blue Pen. Sumali to ng contest. Dati yung movie making contest sa Citrigon. Mm-hmm. Ito yung tanong niya. Suplado ba talaga si Taga-Ilog? First time na ma-meet ko kasi kayo nung time na kunin ko yung third prize animation clip na ginawa ko. Ang nag-entertain lang sa akin, ikaw at si Elmer. The rest, snobbish. Lalo na si Taga-Ilog. Wow! Hala! Sobrang snobbish ko? Ikaw daw yung pinaka-snobbish. Baka hindi ko nakita. Nakita ko ba? So cold. Oo nga pala, cold nga pala si Ilog. Oh, blue eyes. So cool. Blue eyes yan, cold. Baka hindi ako yun. Oh, hindi daw si Ilog yun. Baka yun yung tatlong babae na alias mo. Aminin. Tapos sabi ni Columbia, kailan magbabalik? Kailangan namin ng closure. Sana maulit muli. Ganda ba yan? Comment, guys. Nagbalik na tayo. Ito, nagbalik na sila. Magkakasama sila. Oh, shout out daw kay si Gio, Wilson Antonigo. Si Gio. Oh, si Gio, ang tanong inyo. Oh, Gio, ikaw na lang yung hinihay nila magbalik. Hindi. Ang sagot dyan, parang kanta lang din eh. Ang sagot din dyan minsan. Dahil ang minsan ay magpakailanman. Ide-decipher niya yan. Paka 80s noon ah. Lead meeting. Ayan. Message ulit ni Columbia, Sir Ilog, Sir Member, super thank you talaga for letting us know that our manga artist dreams can come true. Wala pa rin ako sa level ninyo, pero sana makaabot rin ako one day. Oh, ako rin eh. Sana makaabot ako sa level ni Member someday. Wala pa eh. Leave meeting. Alexa, leave meeting. Eh, kaya yan. At least nandoon na siya sa journey niya, di ba? Si Columbia. Oh, tsaka sikat na sikat na. Oh, sikat na yun. Oh. Ano yan eh, monetized sa webtoons yun. Sila ni Ray, di ba?
Ano yung genre, anong genre ni Columbia? Doon sa fantasy. Ah, sa webtoons. Hmm. Yung pa rin ba? Parang ganun pa rin. Parang shoujo na ano. So yung gumawa nung fan art that ng CC Compiters, tapos parang yung mga... Rurouni Kenshin. Or yun, Rurouni Kenshin. Hmm. Siya yun. Tapos nag-ano din siya, di ba? Nag-pro din siya. Nag-ano siya eh. Mango Jam. Hmm. Tsaka yung ano, yung apat sila? Alas? Alas ba yun? Alas ng Psycho. Hmm. Oh. May dami na mo yung sa ano mo, yung sa ano yan, yung sa Wacom, yung para hindi ma-smudge. Ito. Mm. Oh, ano? Hindi, so, dito sa Wacom. Generic lang to. So hanggang ngayon, rumarakit ka ngayon on the side habang nag-live stream. Habang nag-ano tayo. Hindi, hey, wala na. Pinatay ko na. Wala na. May ilaw eh. Bakit may ilaw yung ilalim mo? Ito. Wala. Ayan, sintik. Sintik. Hindi, po yun. Ay, yun. Boo! Uy, yun, no? Baka naman. Nag-ano ka na? Huy. Paano mo sinasabi? Huy yun? Huy yun? Huy yun. Huy yun yung ano, naririnig ko yun. Huy yun, no? Si Elmer gumagamit. Bago ko niya rin maging ambassador. Ambassador na to. Free ako. Hindi ka pa rin ambassador, Mer? Hindi. Hindi mo nilapitan, Wacom. Paano ka pa ni BK? Wacom ambassador? Oh, Wacom ambassador. Hoy, live tayo ah, live tayo. Pag-live niyo. Ay, Mer, pwede ka man manood nung para bang nag-act as dual screen yung Hyun. Pwede. Ala dito nagwo-work sa tablet tapos yung references ko nasa monitor, kabilang monitor. So na-try mo na manood ng porn doon sa baba, yung sa canvas. Live to eh. So oo nga. So yun yung theory ko eh, na mas okay manood ng porn doon sa, kasi di ba yung natural, yung pag nagbabati ka, naturally nakatingin ka sa baba. Malib na nga to stream na to. Diyan mukhang nagkamali ka ni live to eh. Kahit naman live to, hindi. Pag pinost ko pa rin to, ganun din eh. So bagay, hindi mo ini-edit eh. No? Oh, hindi ako nag-i-edit eh. Speaking of bati, si Groups yung para nagbabati eh. Kasi nakahiga. David Blaine yata eh. Tumataka. Hindi pa nakakatakas. Ugain ito ba? Yeah. Oh, kabalain ko pa. Balik tayo dun sa mga messages ng mga gusto magbigay ng message sa inyo. Ayan o. Oh. Sabi ni JB Kasakop, not a question, pero maraming salamat sa CCCom. Kayo nag-inspire sa akin mag-aral, mag-illustrate gamit ang Photoshop. Ano kaya ang nangyari sa karir ko kung hindi ako na umaling sa comics nyo? Baka may message kayo kay JB. Baka mas maganda yung career. Nag-invest ka na sa Bitcoin. Masaya kami na naka-inspire kami. Oo, nagtatrabaho to sa MTG. Magic the Gathering na to. Ano? JB? Ah. Oo nga, wala. Daig mo kami. Magic the Gathering. Daig mo. Magkano isang card niya? Card art. May ang bayad pala, no? Commons? Commons? Isang kahon. Isang kahon ng commons. Pero sisingitan ng mga ano, mga lands, yung mga beta, galing beta, beta lands. Puro lands pa yung binigay. Paulit-ulit to na itanong, sana may reprints, kailan marireprint, meron bang, magkakaroon ba ng graphic novel compilations ulit. Lahat ng mga katanungang yun, isa lang tao yung makasagot. Yung wala dito. Wala dito eh. Wala dito. Sorry. So sorry, hindi namin masasagot yung katanungang yun. Pero tinanong na natin siya, di ba? Oh. Nagkita-kita tayo nung what, two years ago? 2018? 2018 na tayo. Mm. Sa Nonos.
sa no, ano, no. sa sa no, UP no. Town Center. Yun yung sagot, no, no. No, no. Na, parang napaka ni, ano nun. Yung tama, naalala ko yung sagot ni James na parang kung nakaslalay lahat daw kay Jio. Kung bumalik si Jio, game. Oh, Jio. Ito pala. Yan, totoo. So, bye! Leave meeting. Leave meeting. Tapos, game naman si Jio nung time na yun, di ba? Game ka, di ba, Jio? Ay, ewan ko ba? Nung time kaya na yun. Talaga. Ah, wala. Kasi, ano kay go ka na rin dun sa idea, di ba? Ang problema kasi iba yung naisip ni James. Oo nga, iba. Iba dun sa hinain nating ano, idea. Proposal. Proposal. Ba, gusto nyo, since hindi na ata matutuloy yung project ngayon, ba, gusto nyo iparinig kung ano yung gusto sana natin gawin? Sino? Huwag na, malulungkot lang sila. Oo, oh, para lalo sila malungkot. Okay, yung CCcom number, ano mas dapat? 16? 16. 15.5 nga, di ba dapat? Gagawa tayo dapat ng 15.5. Yung issue 16, NFT dapat. NFT. Bawat panel, no? NFT. Bibilin mo isa-isa. One Bitcoin, isa. Oh, yun lang natin, di ba? Wish lang natin. Meron bumili, o. Oh. Ay, nako. Oh, lalagay ko yung ano ko dito, wallet ko, tapos lagay niya na yung mga ayun. Hindi, dapat pero, ano, yung totoo dyan, dapat, di ba, may final. Ito, para malungkot na sila. Total, ano, malapit na Halloween. Halloween special to. O nga pala, Halloween special to. Halloween, hindi mahal na araw. Magkaiba yun. Si Groups mali ang tema ni Groups. Sorry. Parang isolation chamber ba yan? Parang ganun. Di, nagre-recuperate kasi si Groups. Galing dyan sa vaccination today. Yesterday. Yesterday. Kahit mahina, yung may nararamdaman siya, sumali pa rin sa reunion. Buti na lang. Galing. This live ano yung Zoom session is brought to you by Pfizer. Pfizer ka ba? Kasi hindi. Moderna. For 10% discount, use promo code JANZAMAR. JANZAMAR, Komiks, Kwentuhan. Anyway, ano yan, wala ka pa rin sponsor. Dahil mo ng ano, dahil mo ng followers, wala ka pa rin sponsor. Wala, hindi pa rin nga ako maabot doon sa tamang followers para magka 20 pesos man lang ako eh, pero monetization? Oo, hirap yan. Hindi. Oh, tapos may mura-mura pa. Ikat si Memer, papalungkutin niya yung mga tao eh. Oh, sige, ano yun? Ayun, sige. Ayun. Oh, so, since na-sidetrack tayo, no? Actually, yung plan na, yung pinropose natin kay James, correct me if I'm wrong, ha? Dapat gagawa na lang tayo ng isang issue. Oo nga. Na parang yun lang yung proper closure, pang-closure proper, talaga. Oo, yun yung closure na ng culture crash. Kasi di ba nawala tayo bigla eh. Parang lalo na sa hindi tayo consistent sa yung releases natin. So parang yung mga iba siguro naghintay ng 2 taon, wala naman na lumalabas. So parang dapat 'yun for everyone's information na lang. Yung pinlana natin na nakita tayo 'yun 2-3 years ago kung kailan man 'yun. Parang dapat may isang issue na lang. Palakpakan natin yata 'no eh, 'di ba? Parang pondohan na lang. Share na lang tayo para lang mailabas na. Kasi hindi na problem yung finance. Eh. Pondohan na lang natin. Oo, hindi na problem para kay Elmer yung finance. Ikaw na yung mag-fund. Yes, the new what? The boss. Wala ko sinabi nun, na si Gio, yan ang the boss. Achoo! Oo. Ano eh? Nasaluduhan ka dun sa office eh. Konting plugging. Parang ginawa na ni David yun on his own eh. Dun sa isa niyang issue ng Kobori Hikya. Oo, di ba? Yun. Tapos si Elmer pa nag-art yung ano,
O, yung nasa bar sila. Yung nasa bar. Yung nag-cover nun eh. Ah, yung ano, yung parang, oh, yun na yung ending nung yung spot to. Yung ano, plug mo ngayon, saan mabibili ng mga tao yun para pumili sila? Oh, Kubori Crash. Kubori Crash. Well, Kubori Kikam number 9 sa may Shopee. Na Shopee page ng Komiket. Ayan, oh. Medyo meron ng farewell message dun. Parang moving on na issue yun. Canon yun, canon. Oo. Oh, oh. Nakapag-plug pa tayo. Baka meron pa kayo ipa-plug. At tapos na, okay. Iba. Ano yun? Pabae natin na unti. 13 minutes pa lang. Tapos na. Ito. Puro-puro revival ng ano. Tsaka, any thoughts on releasing trade paperbacks? Marirevive pa ba ang audit? Ayan, hindi namin masagot yun. Meron bang lumapit na network sa Culture Crush para gawing anime yung mga comics inside? Di ba, Melvin, ano? I think for a time, yung audit, well, hindi networks eh, pero in-offer ng summit dati na kunin ng audit. Audit lang. Audit lang. Pero syempre, knowing James, ayaw niya na yun lang. So, parang ano, all or nothing, parang gano'n. So, hindi rin. Kung kasalanan ni James na naging mabait pa siya, dahil parang no leave no man behind, ika nga. Ewan ko. Kasi at that time, hindi rin ano eh. Parang wala na yatang sisikom din yata nung time na yun. Pero andun pa tayo sa office for yung gumagawa tayo nung... Kay Babu ata yung time na yun. Oo, yung ganun. Yun yung style. DAC so, na. Lahat pala pinursu ni James para at least meron ng may parang foot in the door na siya nga. Ano, kinol ni Mrs. yung attention ko. Siya daw yung nag, ano, pasimuno nung meeting dun sa UP Town Center. Which is true. Siya yung nagtawag-tawag nung time na yun. Siya nag-message. Oh, tapos, wala. Wala rin. Sayang. Libre food naman. Oo, masaya naman tayo eh. Nagkita-kita, nakakain, masarap. Wala si Groups. Ah, pagbalik ni Groups, si James na. Sabi ni John, ano daw eh, si James daw, sisingit daw yata eh. Oh, sabi ni the boss, subukan daw niya mag-hello. Mag-hello lang. Oh, kasi nasa, ano daw siya, business meeting. Oh, malay niyo yung business meeting tungkol din sa Culture Crush. Hindi ko lang alam. Joke lang. Nag ano ng chismis. Oh, chismis. Chismis lang 'yan, walang maniniwala. Baka may umasa eh pag yung mga ganito ay nagsasama-sama tayo, ano yung may kuno may mag-release ng Culture Crush na title kahit drawing. Parang ang tanong kagad ano eh. Ay, parang nagpaparamdam si Sir ah. Diba? Parang multo lang 'yan. Malapit na lang nagpaparamdam. Pero alam mo, in my point of view, na-share ko na kay John ito eh. Ay, okay. It's better siguro na if we create new titles. Lalo na kung yung isa is nakaka-hinder dun sa may ano, di ba, sa group. Maganda mag-launch bago, di ba? Ano rin ba? Apat rin bang story sa naisip mo? Hindi, tatlo eh. Kasi yung isa hindi dumarating eh. Yan, kasi apat hindi kayo. Ka pumupunti. Hindi, apat tayo. Apat kayo. Hindi, apat na kwento pero lahat kay Jio. Tangin niyo ha. Tama dati ha. Oh. Pakyo kayong lahat. Tangin niyo. Tangin yung apat na kwento lahat. Akin yung stories na yan.
May kasi kung hindi ako mag-drawing, mag-aero kung hindi ako ano eh, kung hindi ako umalis eh, yung Kubori hindi mapupunta sa my cover eh. Sabi ni David yun. Buti na lang. Buti na lang, di ba? Umalis ako na. may time naman na ano, di ba? Parang ano, kasama yung Kubori at saka yung Solstice. Joke lang yun. Ano? Sige na nga. Ano tawag doon? O nga, no? So may, sa Earth 2, yung, may mga, yung Solstice, meron pa sa CCCOM. Yun yung CCCOM na gano, tumuloy-tuloy hanggang lahat may Netflix. Oo, oh, tama. Sila yung successful. Oo. Yeah, kasalanan mo lahat, kasalanan mo lahat, Gio, eh. Somewhere out there, merong animated na. Aalis na naman. Nauna na naman yun. Pero hindi kasi, maganda nga kung mga fresh na ano eh, stories ang gawin eh, di ba? Parang yung nilabas ninyo noon na fresh, natuwa ako dun. Ayun. Fresh talaga. Fresh. Di ba? Siguro ang sa... mga kwento. Actually, yun yung easiest way na maggumawa kang bago. Siguro ang malungkot lang dun, kasi yung mga nag-invested na dun sa culture crush na stories, naghahanap sila ng ending eh. Yun yung... Dun sila bitin eh. Oo nga. Parang, alam ko meron kasi, pa dating ano, di ba? May parang joke plan na kung babalik yung culture crush, wala na rin pasabi. Parang magtutuloy lang. Oh, andun na. Parang tong ano na to. Parang late lang siya for 15 years. Parang gano'n. Parang kabuti, ano, bigla na lang lalabas. So, itong ano na to, itong streaming natin, di ba? Parang wala no, naman. Parang kabuti, di ba? Unannounced to eh. Lang. Kasi dapat recorded lang to eh. O, tapos magre-release nga, no? Tapos kita mo, may second coming na. Parang huli. Huli na. Hindi, tapos ano, mag-start kayo volume 2, issue 1. Tapos parang natapos nyo lahat ng arcs nyo. Pero start kayo sa simula. Start kayo ng bagong volume. Kasi Melvin, tapos na yung unang volume talaga eh. Diba? Hindi, nasa CCCOM yung first ano eh. Diba? Pero diba yung Pasig mo, yung indie mo, meron ng book 2? Oh. Book 2, tama ba? Oo. So parang tapos na yung issues. Unang part mo eh. From CCCOM, oo. Oh. Tapos, so... ano ka na, tuloy ka na. Mm-mm. Tapos binalik ka ulit yung sa CCCOM, nag-draw mo. Oo. Diba? Wala, konti na lang nakakalam. Ayun, so nakakukuha na issue 1, diba? Tama. Dapat siguro, Melvin, gawin mo mas focus. Dati Pasig, ngayon Floodway. Ganun. Floodway? Manggahan. Oo. Oh, pinagbuhatan. Ngayon. Ito question ko kay Gio. Kung let's say nagkaroon ng posibilidad. Wala oh. Diba icon mo diyan. Ako 'yan eh. Ah, okay. House husband. The question, sige, Gio. Tanong. Ito. Kasi wala yata nagtatanong dun sa ano. Kung ikaw ba, kung kunari, either ituloy natin o gumawa ka ng bago, willing kang mag-write and draw ulit ng bagong kwento. And meron ka na bang kwento? Meron ka na bang nakahanda, just in case? Abangan nyo bukas sa may ano launch nung interview sa akin ni John. Dax naman! Oh, may plug! Ano ba yun? Tama, bukas 4 PM, lalabas yung interview ni Sir Gio sa Komiks Kwentuhan sa YouTube channel ko. Itong live stream na to, Friday pa next week nyo mapapanood sa YouTube. So kung hindi nyo to na-catch ngayon, so wala. Sorry. Friday next week. Doon kayo magtanong. Tingnan natin kung masagot. Ano ba yan? Yung shinare ko bang ano eh, live stream? Patatanggalin ko na eh. Pwede, okay lang. Kasi ano naman yan. Pwede naman nilang balikan ulit yun sa Facebook. Pero sa YouTube, sa Friday ba next week ulit? Ano yung pinaka... sa interview mo kay Gio, ano yung pinaka... may shocking revelation ka bang na ano, naungkat?
Meron nga ba? Wala naman. Baka dito gusto niya mag-ungkat ng siya mga shocking revelations. Investigative journalism ba dapat? Simulan mo na, Bid. Wala eh. Para... Ah, Gio, ano ang favorite mong filter sa lahat ng filter ng Photoshop? Teka ha? Yung Kai's Power Tools ba yan? O yung... Kai's, oh my God! Third party pa yung ano. Patay tayo dyan. Lumang-luma na yun. Naalala ko kasi dati nung unang pasok namin sa Culture Crush, yung hindi pa, parang sobrang, hindi pa, rare pa yung Photoshop eh. Tsaka digital, hindi pa uso yung digital coloring. So, ikaw yung parang, nung time na yun, ikaw yung pinaka-proficient, di ba? Dun sa... Photoshop. Oo. Like, kaya parang kumbaga na-inspire mo kami na well, hindi mag-Photoshop, mag-ipon para makabiling computer kasi wala pa kami mga computer para makapag-run ng Photoshop eh. Hindi ko nga so ikaw yung parang, ano eh. Ikaw yung trailblazer nung time na yun eh, nung nagsisimula pa lang yung CCcom sa pagdating sa digital ano comics production, ika nga. Hindi ko alam kung swerte umalas yun nun eh. Kasi naalala ko pinagamit sa akin ni James nun eh. Mac eh. Di ba? Oh, Mac. G, ano yun? G3 pa ba yun? Na Mac? Basta luma eh. Na, naku, pahirapan pa tayo nun. May mga tig-zip drives tayo magpapasahan, di ba? Tama. Yun yung pinaka-powerful na machine noon eh. Na, nagulat din naman ako na madali lang naman pala ang Mac. So, industry standard yun eh. Siyempre, yung mga filters na yun, daya lang yun. Diamation lang yun. Kung anong kulang ko sa drawing, idadaan natin sa filter yan. Oo nga, kung, ba't pa ako magdodrawing ng clouds kung may cloud filter naman, di ba? Mapapabilis yung trabaho, di ba? Lalo nang gano'ng kabagal ang release ng Culture Crush nun, pucha. Isipin mo, sige, mag-rely na lang ako sa ganito, na gantong filter. Na, yung trace, ano, yung trace outline para makagawa ka ng mga backgrounds, yun, panalo. Ngayon, sa Clip Studio, automatic na lang yan. Say, grabe. Pati kuha ka ng photos mo sa Clip Studio, tapos convert mo lang to manga. Panalo na eh. Naalala ko si Melvin, creative yun sa paggamit ng cloud filter. Kasi ginagamit mo yun sa usok eh, di ba? Cloud. Oh. Yung layer by layer na usok. Yun yung ano eh. Saka dugo. Dugo splatter. Mga splat. Yung nasa pader, di ba? Tsaka yung nasa floor. Convert tapos, image to brush. May mga ganun, di ba? Erase ka na lang, di ba? Pero yun yung okay dun sa CCcom eh. Kasi ano to, lahat tayo nag, ano eh, nag, pag nag-level up yung isa, sabay-sabay. Eh. Sabay-sabay. O, eto, paano ba to? Oy, may shortcut na nakuha si Memer o ganito. E di, sabay-sabay. Tapos, kaya nga sobrang up nung, ano eh, nung Final Fantasy na ano. Alala mo yung icon ni Group, sigaw gumawa nun, di ba? Yung sa ano, yung sa mga tingin sa inyo ni Groups eh, sa mga pantaraya na ginagawa niyo. Pinipinta niya yung sa kanya eh. Isa electronic kulay man. Oras, isang panel. Ano yan yung bote ni, yung bote na tubig niya, no, ni Clarissa? Oo, oh, sa issue 10 ba yun? Issue 10? Teka, issue 6? Issue 6. Anong issue yun? Nandito lahat ng Culture Crush ko eh. Anong issue? Hanapin ko. Pero makita dyan, madilim dyan eh. Yung isang araw pininta. Tingnan natin, baka mamaya pag check natin uli, mamatay tayo. Parang Ark of the Covenant, di ba? Anyway, may tanong dito yung fan na parang pang-away. Or mag-away-away kayo. Nagkaroon po ba ng pagkakataon may criticize ng bawat miyembro ng CCcom ang mga gawa nila? May mga naging negative reactions ba maliban sa pagiging receptive at constructive criticism ng bawat isa? Kagaya ng kung sino mas maraming fans, mas sikat na titles o mas maganda gumuhit? Oh,
Lako, patay. Kala ko pa naman, ang tanong, sino yung pinakamalaking edit sa... Parang nagpakitaan. Parang gusto niya mag-away-away kayo. Tama. Gio talaga, oh. Ba't mo tinanong yun? Gio yan, eh. Kumuha ng ano? Gio, wag ka nagtatype ka sa Facebook. Sisirain pa yung lahat, ang ina nyo. Ngayon si Gio. Pasimple si Gio, nagtatype sa keyboard. Hindi, ano to, si Miguel Alagao. Ayan. Shout out sa kanya. Okay. Ang nagkikriticize talaga, si James. Yung hindi. Maliban kay James. Mm. Kasi si James given na eh. Yung mga fan letter. Di ba yung mga fan letter? Ay, Diyos ko. Naku, sasabihin, oh, pupuriin isa, dalawa, tapos ibabash yung natitira. Parang, tsaka ako lagi nababash. Totoo hindi, yan. Ako. Uji! O, kita mo, nag-aaway kami kung sino lagi nababash, oh. Mami, ang bash letter. Ganun. Tanginan nyo, ako yung pinaka nabash, ha? Tanginan nyo. Oo nga pala si David dapat. Actually, meron pang... Ini-invite ko ayaw, nag-decline na naging artist din sa Culture Crush. Oh, si Ryan. Mm. Si, ang pinalitan man naman kasi si Elmer eh. Ayaw o nga. Siguro kung merong parang competition ano or ewan ko, unspoken. Ano, parang kasi yung mahirap nung pinalitan ako ni Ryan, parang kino-compare kasi ng fans yung audit ko with dun sa audit na output ni Ryan. Siguro yun yung yun yung kung may obvious man na ewan ko, si Ryan naman kasi hindi nagsasalita. May sinabi ba si Ryan? Masaya naman si Ryan basta sa may Coke Zero. Oh, basta may Pepsi Blue. Okay. Ay, Pepsi Blue. Tama. Pepsi Blue. Pepsi Blue sa F4. F4 to. Pero para sa akin, ha, sabi ko, mas malinis yung drawing naman ni Ryan nung time na yun. Kaya nagtataka rin ako. I don't know. Siguro parang... Saka ano rin, parang unfair kay Ryan kasi by that time, nabigla tayong naglaho. Nakuha niya na yung groove tsaka yung rhythm niya para dun sa audit. Eh. Kasi nung first few, kinukuha pa lang niya. Eh. Tapos biglang nawala. Tama. So... Yung gusto ko din pala, sa amin. Shout out kay Jules Oliveros, Woofy ng Munting Tahanan ng Culture Crush. Yeah. Uy, naalala ko yun. Mga lumang fan group yan, mga lumang fan group. Ano yun, Gio? Sinasabi si Gio yata. I-share ko lang yung ano, nagustuhan ko sa Culture Crush. Kasi ano to eh, rivalry talagang nangyari eh. Pero healthy na rivalry. Parang nakita ko, yung ganda ng drawing ni Elmer. Subukan ko nga i-one up. Ah, hanggang sa frame lang na tumawa-one up yan. Tapos yung eksena ni Melvin, pucha, sepia. Ang ganda yan ah, subukan ko rin. Ay, kaya ko rin naman, pero isang frame lang din. Parang ganun. Para sa akin, ang saya nung ganun eh. Healthy na rivalry. Hindi naman talaga nagbabangayan kami. Parang pasilip-silip ka dyan. Ano yung bagong technique mo? Ay, gayahin ko nga. Tas, ay, hindi ko kaya o kaya kung kaya ko. Panalo eh. Ang yun nami-miss ko na days na yun na kung mag-level up isa, sabay-sabay nga eh. Oo. Kaya oo, good man. Masaya siya eh, dun sa part na yun. Mm. Yung siguro yung nakaka-miss po yung kunari ako rin minsan naiisip ko no since nag-freelance ako. Tapos ako lang naman dito sa bahay. Parang nawala yung competitive atmosphere ba yung dati kasi parang anong page ka na dyan, Mel? Anong page ka na dyan, Gio? Naku, mawala na. Teka, dalawa issue ginagawa ako. Parang never naman atang nangyari kay Elmer. Oo, oh, hindi yung nangyari. Tapos mo na nga yung ano, di ba? Yung sisikom. Ano yun? Sorry. Tapos mo na yung cat's trail. Hindi. Ayaw mo lang ilabas. Oh. Pero nung umalis ako, di ba, pinangako issue ano na, 18? Pinangako ko kay James na tutuloy ko, di ba? So parang hanggang issue, hindi, 20 na nga yata. Wow! Okay, okay tamo. Ano ni, anim ata yung nakabangon member nun eh. Mm, pero hindi na nailabas. Yung, pero may copy ka nun? Meron na, sa akin pa yung mga ano fold coat na, di ba na tayo nagdo-drawing? Mm-hmm. Pin-recut ni James. For sale.
For sale. Yung mga hindi lumabas. Oh, yung Bitcoin lang. Bitcoin ulit. Bitcoin. yung store ko nasa ano. Si Elmer, sige, Gio, ito sorry. Matindi. Matindi ito si Elmer. Eh. Kung thumbnail ang drawing, thumbnail talaga. Kasing laki ng katumo. Oh, pero pag blow up mo yung thumbnail yun. Na yun. Pencils yun. Pwedeng actual na. Sino yun? Ay, teka. Mukhang si ano yun ah. Teka. Noong si time Airy, na yun. Si Airy yun ah. Noong time na yung malino pa mata ko, kaya kahit maliit eh, kaya mo i-draw. Ngayon, hindi na. Bablur na yun. O yun yung magta-thumbnails ka, tapos i-ano mo, i-re-redraw mo. Tapos na yung susundin yung blue pencil mo. Tapos i-re-redraw mo pa rin along the way. Iba yun yung angulo. Tapos ano, tapos pag natapos na, hindi ako masaya. So nagsasayang ka ng blue pencil. O kaya natapos na ni Elmer, tapos makita ni James, baguhin mo to. Ay, speaking of blue pencil, ito trivia. Actually, yung blue pencil, di ba, ina-associate niya yan sa akin. Dahil dun sa Aoi and Pitsu, no, ano, IQ40, di ba? Blue pencil technique niya. Pero actually, yung blue pencil, nagsimula yan kay Gio. Nakuwento niya yan dun sa ano, interview namin. Nakuwento niya yan. Ay, spoiler! Ay, hindi, sige, wag na lang. Na-spoil ko pala eh. Bukas lalabas na yan eh. Yeah, pero yung short version nun, ito para authentic, para galing sa akin. Nakita ko yung portfolio ni Gio na nakilala ko siya sa fine arts. Sabi ko, ang ganda, mukhang professional yan. Linis tignan kasi nung blue pencil. Kaya tinanong kita, di ba Gio, ano yung kinagamit mo dyan? Tapos ito, tapos nilabas yung Staedtler na blue pencil ng time na yun, di ba? Tapos, saan nabibili yan? Ganon. So, ganon yung style ngayon. Parang similar din sa sinasabi mo, di ba? Sa office, parang, paano mo ginawa eh? Parang ganon. So, ang original talaga si Gio sa blue pens. Ako na, ano lang ako dyan, na inspire lang ako dun sa portfolio ni Gio. Ayun pa, parami yung patay ng portfolio dati. Nasa pakapalan eh, di ba? Oo. Oh. Pagbibili kang bago, tapos unahan tayong ubusin, punuin mo yung portfolio. Tapos may panahon na pupunta kang National Bookstore, walang blue pencil. Inisip, si Elmer lang nag-uubos ng blue pencil na doon. Punta pa sa may ano, di ba? Hindi, pupunta pa sa may ano, sa crossings, kung saan National Bookstore pwedeng madayo. Eh ikaw, alam ko yung ano eh. Sa'yo yun eh. Pinakamalaki sa Cubao. Baluarte ni Elmer yun. Iba-ibang blue pencil yun. Dark blue, light blue, aqua. Meron, madami. Ay, nakita ko na yung ano pala, sorry, yung page ni Groobs, yung isang araw kinilayan, yung tubig. Ay, nakita ko na, Wen. Kaya pala tahimik kayong dalawa. Ayun. Oh, ayun na yung ano, multicam setup ni David. Sige. Ayun o. Pa-zoom in. Si Bam Bam, yung 8 pages of fame. Chiri-chiri Bam Bam. Bam Bam, ang cute namang kukulam. Nasaan na kaya? Oh, shout out JP kay JP, ano yan? Rubio. Oh. Baka gusto mong bumalik na rin sa pagko-comics. Mm-hmm. Ma-share ko lang naman pala as an outsider na sa may industry. Nakakatuwa na ano eh. May mga nakikilala ko sa office na mga fans. Nagugulat na lang ako. May isa pa akong office mate na nag-submit sa atin ng ano, ng art, fan art niya. So, artist siya dun sa loob, dun sa ano, sa network. Parang kung nagugulat sila, ha? Dito ko lang pala ikaw makikilala. Tapos magpapapirma pa sa inyo, sabi ko, ay hindi ko na sila nakikita. As in, nagugulat lang ako na meron. May mga nakakaalala. Spot, but parang familiar yung pangalan. Ganun yung dating. Wala, lumaki na rin sila. Matanda na tayo. Oo, totoo yun. Kasi yung ako nagtuturo, di ba? Pag, di, sige, magsasabi ako ng ano, ng kwento ng buhay ko muna as intro, ganyan, sa klase. Hindi na nila alam kung ano yung culture crash.
Tapos may makakakilala. Ayun yung kinokolekta ng nanay ko. Oh my God. Okay. Hello, hello. Bagay, ano na rin. Oh, 20 years na? Oo, 20 years na. Hmm. Magto 20 years na kung wala eh. So, magto 20 years na. So, this February. Freshman na tinuturoan mo ilog. Alak nga ano lang kung kolekta ng culture class. Oo, ganun na ka ano. Wala na, wala nang alam. So, sa mga nanonood nito na walang idea kung ano yung culture class. Maraming video si Jan. May series ako actually, lahat sila na interview ko na about sa culture crush. Tapos meron ding mga mas batang creator na nagsabi na nagsimula sila sa paggawa ng comics dahil nagbasa sila ng culture crush. Yung culture crush ay isang comics magazine na lumabas noong 2000 to 2004 featuring 5 titles. Yung Catch Trail ni Sir Elmer Damaso, One Day Sandiwa ni Sir James Palabay, yung publisher namin, at din drawing ni Sir Elmer, at eventually ni Sir Ryan Orozco. Pasig ni Sir Melvin Calingo, Sosis Butterfly ni Sir Jio Beltran, at Kubori Kikyan ni Sir Michael David at ni Sir Melvin Calingo. Yan. Tapos kaming dalawa ni Groups, staffer kami doon. Google nyo na lang yun. Oh, Google nyo. Google is your friend. Meron pang mga natirang mga accounts yung Culture Crush. Like yung Culture Crush Comics account sa DeviantArt. Meron doon. Sino meron, yung moderator? Meron doon. Si Ryan yata yun eh, yung gumawa. Di, si Francis yung nag... si Francis. Oo. Si Francis. Hinahanap ko nga saan si Francis. Like, shout out si kay Francis. Wala siyang but wala socials. Si Francis dito. Oh, hindi siya nagso-socials. Ah ba? Kahit ano, Instagram, DeviantArt. Wala. Di ba may DeviantArt si Francis dati? Parang wala na, kinlose na. Kung may mga matandang nagpa-follow ng DeviantArt dito, sikat siya dati sa DeviantArt. Si, ano yun? Si Milstrass. Milstrass. So yan, ano yung mga masasabi nyo pinaka-memorable since Culture Crush Reunion? Ano yung mga masasabi nyo pinaka-memorable nyong alaala? Siyempre, memorable na. So alaala. sa Culture Crush? Sa Culture Crush. Oh, as members of Culture Crush. Si Memer. Memorable talaga. Memer pa lang. Yes. Yan. Yung mga ganyan. Yung mga fans. Yung mga fans ni Gio. Yan yung nakakamiss eh. Ayan. Oh. Wala, hindi matatapos yung araw na walang fans. Hindi, marami kang... Parang yung kunari, pag wala si James, di ba yung... Naalala mo, Melvin, yung gumawa tayo nung... Ano? Ginamit ba natin yung camera ni James, tapos gumawa tayo stop motion ni Spider-Man sa office. Yung ba yung... Yung pinarank ano? Natin si James, naalala mo yun? yung ano? Ano yun? Yung camera ko ni Melvin. Kwento nyo para makailuan nila. Okay. Ikaw, Melvin, baka mas naalala mo. Kasi may ano... Actually, may video ko nun eh. Video. Hindi, ano yata yun eh, yun yung time nung photoshoot ni yung for cosplay, yung nanalo si La Alodia. Ah, Nina Alodia. Ayan. Tama. Ayan. So, ang tagal ni James, tapos nag-trip kami dun sa office. May nakita kaming sirang camera. Tapos, di pagpasok ni James, kinakalikot ni Ryan yung camera. As in basag-basag. As in, tanggal lahat ng yun. Oh, setup yun. Tanggal lahat ng mga pieces, ganyan. Yung lente, tapos, naka-disatnan. Tapos, saan na yung camera na gagamitin natin? Tapos, habi ni Ryan, ang galing Marte, Ryan. James, ito yung ano yun. Tapos, ha? As in, talagang, kita mo yung ang laki ng mata ni James. Asan? Tapos yun, hindi niya alam kung ano gagawin. Hindi niya alam gagawin. Ito yung gagamitin natin camera.
So, yeah, sabi yata ni Ryan na ano eh, hindi kaya naman nating ayusin. Ayusin na lang natin. Ayusin na lang, James. Ayun na, yan, kung talaga may, kung ano, nagsimula tayo gumawa ng mga YouTube videos dun sa studio nung time na yun, malamang malalaking YouTuber na kayo ngayon eh. Kasi mga, yung mga ganyang pranks yung mga umibenta eh. Oo, ano-ano ang ginawa natin. Actually, si Ryan yung maraming ginawang pranks. Yung mga kalokohan ni Ryan eh. Ayun yung may mga bibigan tayo, di ba? Tapos pinabaril natin si Ryan. Ay, wala na ako sa office. Ah, wala ka na nga noon. Wala na ako. Bumili tayo nung, bumili yung office ng aircon, tapos yung kahon, dun, nilagay natin si Robi, si Groves dun sa kahon, tapos ihiwain, parang magic. Oo. Actually, yung office, medyo ano yun eh. Pag may zombie, eto, etong office na to. Ayan, nasa office. Pag may zombie apocalypse, maraming ano, itong gray na ano yun, ito, yung gray na ano na yan, na cabinet. May mga tools diyan, may mga knives, may ano ba? May crowbar diyan, 'di ba? Hindi, mga galing kay David 'yun eh. Oh, ano, may isang Christmas party na regalo ni David. Eh. Oo, mga ay, ano, mga kutsilyo, yung elephant axe. Ayun. Elephant axe. May axe doon. Yung ba yung ginagamit yun sa mga biking videos ninyo? Yung anong yun? Hindi, weta pops yun. Oh, weta yun, weta. Okay. Kala ko yun yung ginagamit yung props eh. Si Groups, hindi nagkukwento. Ikaw, Groups, ano yung memorable sa'yo sa office? Lagi tulog yan si Groups. O nga, parang Groups yung night shift eh. Oo. Oh, night shift. Kaya yung night shift nurse. Ay, muntik na akong ano, patayin ng Aston James. Hindi na nakaalala. Ano yan, ano yan? Muntik na ng patayin ng Aston James. Ano, memorable. Muntik na akong patayin ng Aston James sa baba. Sa baba. Kasi naramdaman mo yung ano, yung aura of death nasa likod mo. So, iwasan mo na lang. Yun. Ay, may isang time Groups na lock ka sa office, di ba? O, oh, yun din. Yo, pang-sitong talaga. Nag-iilaw ka ng ano, lighter. Nag-iilaw ko ng ano, flashlight sa guard. Teka, bakit na-lock sa Morse code sa loob? Di ba yung kandado nasa loob ng... Hindi ko maalala ko. Hindi, nalalock kasi from dun sa kwarto ni, ano, di ba? Ano... nila ate yung Glo. Office ni na ate Glo. Tapos di siya makalabas. Tapos kapag bumaba ka doon sa imprenta, nakalock yung imprenta naman. Kasi dalawa exit nun eh, di ba? Yung sa imprenta tsaka yung sa reception. Oo. So pareho so, nakalock yun. So ano yun? Kumain ka ng ano? Tao? Baga. Hindi ko nga alam kung ba't gusto kong lumabas eh. Ang gabi na yun. Nung nalaman niya lang na nakalock, gusto niya lumabas. Instinct yun eh. Ay, no. Gusto na lumabas ni Groups. Alam, may isa pang question na interesting dito na baka gusto niyo sagutin. Dahil since wala naman daw, parang wala nang chance na bumalik. Meron ba kayong mga definite endings for your titles? Baka daw pwede nyo na lang ikwento. O, kwento mo, Gio. Yun. Nga, yung, ikaw muna, Gio. Kasi may definite, kasi tumutuloy yung Pasig, spoil ko. Hey, sa akin, tapos na dun eh. Binaril na si Raya eh. Tinamaan na sa puso. Tumba. Then, roll the credits. Ay, wala nang ano yan? Wala nang post-credits scene yan, Gio? Yung mga biglang tumilat yung mata. Din. Ah, hindi. Lalabas lang si Memer. Yung Tarsier. Si Memer the second, Gio. Ay, sorry. The second. Oh. Tapos si kakainin ni kainin ni Tami. Nag-ascend. Nag-ascend, naging filter sa Photoshop.
KPT, guys, power tool. Oh, KPT. KPT. Ako yung ending ng Cat's Trail, somewhere dun sa Facebook ko, nag-upload na ako ng image. Yung kinasal si Eri at saka si Butler? Hanapin nyo. Yun yung ending? Oo, oh, yun yung ending. Bakit? Ending na sasabihin yun. Pinanong lang naman niya kung ending, di ba? Oh, ending lang naman. Wala naman explanation kung paano nakarating dun sa ending. Oh. Wow. Yun na yun. Nasa akin yung ending nung ano nung Odid. Yung ginawa ni Memer. Ano sa'yo? Nahanap ko yun eh. Yung hentai version. Yung ano? Ay, hindi ba Evangelion lang yun? Yung flagpole hey. Incident version 2. Ano? Flagpole incident. Oh, this is not your, this is not the flagpole incident. Oh. Nakanino yung drawing na yun, sunugin. Nakakin. Yung... Wala na, forever hawak na mo ngayon. Hawak mo ngayon. Naka... Halik ako, teka. Naka-slab na ba yun? Na CGC na yun, na-slab na. Oh. Malagkit na, malagkit na. Ay, di, crusty na pala, crusty. Lumutong na. Oo. Oh. May ayan, may inner lay, ayan, may epidermis magma, na. outer mantle, ay, inner mantle, outer mantle, outer crust, inner crust, outer crust, yun. Wow. So, pwede mo na pagpagin. Pag pinapagin, magdidisintegrate. Pag yung shrapnel eh. Parang chicharon na yun. Oo. Oh. Yeah, perfect. Sasama yung lapis eh. Oh, sige, ayun. Jan, yap. Scan ko yun, tapos padala ko sa'yo. Yun yung gawin mong image. Oh my God. No? Thumbnail. Thumbnail. I-sensor mo na lang. Wala yung, pa yung mukha, i-sensor mo yung mukha. Yung mukha yung sensor mo. Wag oh, yung ano. Hindi makilala. Oh. Hindi mo makikilala yun eh. Yun. Gulo. Yun. Yun ang ending ng Odid. Pininger ni... Ay. Galing eh. Oh ikaw yun. Ikaw yun nagsabi ng... yung ending ng Odid. Tapos... Ano yung mga gusto nyong sanang nagawa ng Culture Clash na hindi nyo nagawa? Animated na ano? Series. Oh, yun talaga yun. Oh, yun talaga eh. Talaga, ano? Di ba, nakausap na natin yung Toei nun, nagpagawa sila ng project, mga character designs, pero sa ibang series eh. Isang... Fusumi ano Guardians. Pang pitch lang din nila yun. Pang pitch. Pero nung nakita mo yung mga... Light novel yun eh, di ba? Nung nakita mong gumalaw yung mga drawing mo, parang nakakatuwa eh. Oo, grabe yun. Lahat tayo parang maluha-luha yata. Ay, so nakakita kayo ng sample animation nung characters nyo? Yeah. Mayroon silang ginawang teaser. Ayan, parang teaser. Share screen mo. Wag. Ay, pwede ba? Hindi. Wag. Naka-NDA pa yata. Yata kayo nun. Bawal. Forever bawal. NDA yun eh. Oo, oh, naka-NDA yun. Oh. I-trace so, mo na lang so. Tapos i-reanimate mo. From my memory, ilog. Ganito yung itsura. Ilog, pahingi ng kopya. Oo, oh, sige. Pa-email. Oo. Lalagot kayo, papadala oh kayo ng tulad ng Tawai. Oh, nasa wait, CV na, at... Naalala pa ni, ano yun, ni Sir Palabrica. Yung ano na yun, nung nakausap ko siya recently. Eh, may nagtanong si Tools. Di ba nag-key animation daw kayo para sa isang animated project? Key? No, wala daw. Concept design. Concept design. Oh, concept design. Character design. Character design. Ang pinaka-ano is yung, well, for us kami ni Memer, yung Barangay 143. Yung... Hindi, ikaw lang yun. Ayan, no? Hindi, ang nangyari doon, di ba lahat ng character designs, yung sa'yo na-approve. Tapos kinlean up ko lang. Yun ang kasi nauna yata ako. Hindi, baka ganun. Sabay tayo. Pero yung sa'yo na gusto.
Ayan na ang tampuhan. Ayan, oh, ayun. Ayan si Memer yung ano eh, actually yung tampo. Yung gusto ng commenter, di ba mag-away tayo? Oh. Di ba gusto niya ng away? Ito na yung simula. Na, Barangay 1, ayan, Barangay 143 yung unang yung anime basketball. Ng... Diba? Yung basketball. Yung pinakaunang anime? Yun ba? Well, sure. Siya yung unang anime, ay, hindi rin eh. Kasi anime-inspired na Filipino production, animation production? Ano nga ba ang ano niya? Kasi, kung animation na series. Wala. Nauna yung isko. Well, hindi. I mean, yung manga, yung anime-inspired. Diba oh, anime-inspired. Yung, sino yon? Yung nasa Channel 2? Isko? Ay, isko? Ano pala nung? Ay, yung movie? Super, yung movie? Ano? Super... Super Ingo. Super Ingo. Super Ingo. Oh, di ba series siya? Ah, animated okay. ba yun? Eh? Hindi ko maalala eh. Pero hindi ba CG yun? Hindi ba CG yun? Hindi ba Panday? Well, hindi. Kung animated, animated. Oo, oh, animation. Panday. Kung anime-inspired. Ikabod? Baka na. Oh, parang may naalala akong ikabod na series eh. Oo. Oh. So, ano yung sinasabi ng 13 na siya na una? Oh, global. You don't go there. Ganun eh. John, ba't di mo ginisa si, ano, si Budget? Saan? Eh, dun, ba't? Tunay naman sila na local, unang local production, streaming globally. Kasi yun local lahat yun eh. Local-local lang yun eh. Nauna diba? Pa sila naman ata in-export eh. They actually yeah. ano, nauna yung Barangay 143. Oh, yung ngayon question ko eh, ano ba yung naunang napunta sa Netflix yung Barangay 143? Barangay 143. Oh, okay. Pero hindi kasi siya adapted from comics. Ang una sa yun. Original siya as animation. Ah, okay. At saka 13 yung unang indie pa. Na ano, di ba? Na na-animate. Nga ba? Hindi ko rin alam. Kasi wala tayong mga record ng mga ganyan. Malay natin kung meron. Well, at least dun sa time ng Comic-Con? Oh, mga baka mamaya, nung umalis pala si Gio, gumawa pala siya ng anime na matindi. Oo, oh, hindi natin alam. Yung malabas kung saan. Nanalo na pala ng mga awards, di ba? Yung... Oh. Lalo na consultant din si Gio. Nagsimula Gio pa. Pala si, consultant. Si Gio pala si Jinju Ito, hindi natin alam. Jinju Ito. Si Janji iyon. Janji Jio. Hindi, gumagawa ka robot, di ba? Ah, oh, tapos na yun. Tapos na yung mga... Nagawa niya yung actual na ano na Solstice. May robot? As in, actual animation? Na robot? Yeah, yeah, si yung animation! Actual na robot. Actual na robot? Gawa oh, sa... Gawa sa robot parts. Gawa sa robot parts. Salamat. Ah. Hindi paper mache, ano ba? Paper mache. Na 3D printed. Not that ba? I'm ano, I'm against paper mache, dibs, pero iba yung robot parts eh. 3D robot printed parts. Ba 'yun? 3D ay, printed. Battle bots. Hindi, 3D printed siya na ano, 3D printed. Rubik solver. Na based sa may Solstice na ano. Puta, yan ang ano eh. Tayo 2D pa lang. Si Gio 3D, ano eh. Live. Or actual. Oh, actual. Kaso hanggang bust pa lang. Hanggang waist. Kasi waist palang. Downward. Sorry, Gio. Hinold back ka namin, Gio. So ano yan? Anong scale? 1:1? Ah, hindi naman 1:2. Teka, depende. Kung size ni Mahal, ay sorry. Malangit na ba? Nadulas. Sorry. Simura. Oy, maano tayo dyan? Sorry na. Sorry, walang filter. So, ayun, ano na, anong ginagawa nyo ngayon na related sa culture crush pa rin? Meron pa ba kayong mga ginagawa, anything na related? To sinagot naman ni Gio dati sa interview mo yan? Kung ano yung ginagawa niya?
Oh, okay. Sino naman sinagot? So pwede niyang hindi sagutin ngayon. Okay. Hintayin niyo na lang yung bukas. So lang, pag narinig namin yan, madidismaya kami sa buhay namin na parang ba't ba namin tinahak yung pagkukomics? Pero sa mga kinuwento, actually doon na ano eh, related sa culture crash eh, na parang plans dapat for culture crash na hindi mga natuloy. Na-share ko nga noon doon na ano eh. Kung naalala nyo, gumagawa pa ng mga pixel art noon para sa lumang cellphone. Mga 30-40. Oo, naalala ko yun. Ah, di ba? Jio pala naka-impento ng Bitcoin. Ano ba naman? Si David Kuhan. Yung pixel pa yung mga cellphone na parang 4 lines lang yata ng pixel yung cellphone, di ba? 4 lines, 6 lines. Oo, mga naalala ko yung may raya kayata dun, di ba? Tapos madadownload mo siya pag nanood ka nung ano, yung show nila na pag madaling araw. Oo, si Uge nandun, di ba? Tsaka si Anjo ba? Tapos may Jano. Game, may game kayong nilalaro gamit yung phone. Oo, yun. PLDT Playtime. Yun, oo. Merong mga ganun. Yun. So partial promos kasi puro XD lang pa pwede, walang kaliwaan na ano eh, cash for ano. Diba? Oh, by the air way, ano 'yun, 'di ba? Sa GMA NMI na 'yun. NMI, wow. Oo. Mm. Pero parang ang laking ano noon, ang laking boost din kasi 'di ba napapanood ng ibang tao na hindi naman nagbabasa ng comics. Pero nakikita nila 'yun. So pag nakita nila yung comics, bibilin din nila. Yun yung sana, di ba? Kaya kung tumigil si saka yung ano, Ragnarok, isang malaking part Ragnarok. Oo, walang natapos yung culture crush eh, dahil Ragnarok. Ayun, mga kami. Ano, mga revelations, baka meron kayong mga namimit na mga paladin na si Kusana, si Groobs yun. Kusana. Ano yung night? Ano yung introduce ni Ryan na game? Yung parang yung may mga zombie horde na umatake tapos yung siya Crimson Land? Crimson Land? Oh, Crimson Land. Crimson Land. Daming nasayang ako nun. mga ano yan, mga kung bakit walang culture crush. Our defense game. Kasama yata tayo nagte-test nung ano eh, di ba? Nung in-up yung server nung Ragnarok, parang iilan lang yata tayo nando doon sa ano, sa game. Panaalala ko kasi meron akong na parang nung naglalaro tayo na mabagal pa internet nung time na yun. Merong isang avatar na lumapit sa akin tapos eh syempre nakita niya IQ40. Parang who? Ikaw ba talaga si IQ40? Parang ganun. Tapos may tinanong siya, may trick question siya na nasagot ko naman. Sabi ko, yeah, ako yung si IQ Porn. Parang nakakatuwa ng time na yun eh, kasi hindi pa crowded yung... Hindi makakalakad ka pa sa frontera ng hindi ganong maraming tao. Nung unang binoot namin yung ano, unang in-install yun, unang ginawa ko, nag-type ako ng, ano, eh, ng mura. Wala pa, hindi pa edit, hindi pa, wala pang, hindi pa censored. Lapa screenshots pa ako nung dati. Ayan, ano na. Wind down na tayo. So, anong inyong message para sa inyong mga fans na naghihintay at nag-hope pa rin na late lang ulit talaga yung issue 16? Yeah, ako may tanong ako sa CC kong. Ayan, sige. Ano yan? Kung kunyari, di, ano yun, tumunog. Ako, akin yata yun, sorry. Yung Facebook. Yeah, close ko. So, kunyari, nasa Earth 2 tayo, bumalik uli yung CCCom today. Di ba may challenge na, yun nga, yung kanina na bring out nga eh, kung ano ba, i-adjust ba natin yung culture, yung setting, like kunyari lalo na applicable sa Odid kasi lalo na sino yung mayaman sa Odid, si Leo, si James si James James/Leo.
So pag na ginawa natin, kinontinue lang natin as opposed to one time be, o kahit one time tapusan na kuyari, isang mahabang chapter na para matapos, magkaroon ng closure, i-a-adapt ba na nyo sa current milieu? Oo, sa current time, sa current setting. Uy, like, milieu. Na, lalim. Like, kunya, or applicable lang yun sa audit kasi sa audit yun nga yung kasi set sa totoong sa earth sa di ba sa Pilipinas, so i-update ba yung technology like yung mga cellphone kailangan ano na yung mga iPhone smartphone na smartphone. Mga smartphone so kasi kung Pasig hindi mo kailangan mag-adapt eh no Melvin kasi post-apocalyptic future ka actually nag-adapt ko yung redo yung sa reboot. Naka-cellphone si Mina dun sa reboot. Pero never ko naman kasing in-introduce yung technology na yun. Sa... Catch trail, walang problema, no? Kasi high fantasy, no? Wala kang kailangan i-adapt sa current, ano? Wala naman, wala. Pero actually, ang mas concern ko ngayon kasi parang iba ng environment ngayon na merong mga topics na dati acceptable as let's say comedy relief, 'di ba? Tama. Tapos kung ngayon ko ilalabas, parang ano diyan is ayaw sa volume 16 may naka blackface nga pala, 'di ba? Joke. Yung episode 16 lahat naka blackface. Bawal pala. Parang yun yung nakakatakot. Yun yung may change eh. Parang, ang question ko kasi sa akin, i-adjust ko ba yung story to current quote-unquote, air quote, standard ngayon? Kasi parang may mga stuff dati na acceptable, ngayon nagiging offensive na, right? Mm. So, parang yun lang yung question. Back dun sa previous Cat's Tale volumes, may nakita ka ba, oh shit, parang pag nilabas ko ito pala ngayon, malilinch ako ng ano ng blue checkmark Twitter. Like kunwari yung ano ito ano pa extra na lang dun sa mga nanonood. Na drawing ko na siya. Di ba sabi ko advance na yung issues ko dun sa Cat's Tale. Yung sa grupo ni Yukiko, may LGBTQ na ninja to. Oh. Ano yung so, representation mo doon? Hindi ko nga alam kung yung mga naisip ko dating pwede kong gawin sa kanya is acceptable pa rin. Baka ano, offensive na siya. Baka offensive na. Baka sa'yo. Bakit comedic yung ano lang? As in, ano ba? Comedy relief lang or... Parlor gay, ganun. Yung Joey version. In the vein nung ninja na mala Roderick Paulate. Parang ganun, no? So, parang hindi mo alam kung... Is it still right na ilabas ko siya as is or i-adjust ko siya? Ninja cool and ninja liit. Di ba dati kasi yun? Oo, ganyan yung mga joke nun. Yun yung humor eh, di ba? Ngayon kasi parang marami ng, I don't know, kailangang salain mo yung content mo. Medyo mahirap na sa totoo lang parang mahirap na mag-present ng kwento ngayon na it's either lakas mo yung loob mo na hindi kasi ito yung original content eh, di ba? It's either you say na I don't care kung ano iniisip nyo dahil ito yung gusto kong ilabas or you tailor yourself yung story mo to yung sa current acceptable standards today. So yun yung question na hindi lang yun eh, hindi lang yung binanggit ko na ano yung ninja na yun na character. Pero syempre merong mga stuff pang iba like si Wampers, di ba? Laging objectified. Pero dati kasi humor objectified yun. Objectified ba si Wampers? para kasing siya yung sexy na ano eh, typical sa alam anime. Ko yung IQ 40 yung pinagbabatihan ng mga tao eh. Sige na nga, tigil na ako. Yung blue pencil ba? Oh, yung blue.
Sure ka na ilalabas mo to dyan. Oh, clutch pencil. Ayan, 6B, 6B. Hindi, pero yun nga, Mer, kasi for one thing, I think, no, ganang akin lamang. May mahahanap at mahahanap dun sa mga ano, kung may kwento kang nilabas, tapos may gustong ma-offend dun sa work mo, meron at meron sila mahahanap na ma-offend. Okay. Eh, ganun naman yun. Ganun kasi. Ganun lang naman yun. So, might as well, nilabas mo na lang. Kasi present yun it, na yun eh. Present it as is, diba? Kasi, actually, dun ako nag-lean toward ano, yung present it as is na lang. Kasi ito talaga yung kwento eh. Diba? Para kasing parang nako-compartmentalize ka sa ano mo eh, parang naiipit ka lang sa dapat ito lang yung show mo. Kasi pag lumampas ka na doon, parang op, lampas ka na sa boundary, hindi na pwede yan. Parang ganun kasi yung show. Tapos, di kung may umano sa'yo, may pumuna, ilaglag mo lang ako, tangin na nyo, David nga, mas bastos. Actually, yun yung goal ni David, di ba? Yung goal mo, bid. Ha? Parang, you think that's bad? Tignan mo to. Okay lang, sa akin yung i-channel yung ano. Ang talaga, goal mo is makancel, di ba? Yung kubori. Oo, oh, parang... Wala naman nagka-cancel ng kubori, ah. Oo nga, yun nga eh. Kasi ano, parang pag kinancel pa natin, ang ano ko dyan, pag kinancel pa natin, yung alam mo, masa-strisand effect pa eh. Ah, tama. Parang napaka... Sorry, may pumapasok, oh. Mag-aano as, mag-equal as. Eh, teka, tapos na, di ba? Yung ano? Okay, live chat. Okay, ayan, oh, nakompleto, oh. Yeah. Live chat. Okay, so last words na, di ba? So sa mga nanonood ngayon, salamat. Hindi pa kayo naririnig, di pa siya nag-join na, nag-join audio. Oy, Chris! James Poke! Nalulali na naman nung lahat niya. Wala na, di ba? Patapos na tayo dyan. Nag-wind down na lang tayo. Oo, di ba? Sakto nga kung kailan na buwan. Hindi, di James yung cancellation. Ay, kanina eh, para talagang ano, culture crush. Parang culture crush talaga. Oo, parang sabi ni James, dadaan siya na office. Ito na yun, dadaan na siya na office. Dadaan. Pauwi na kami. Kailang tagal, please! Ay, baka dyan, baka tulad nung dati, yung internet na naman ang problema dyan. Awkward poses. Kasi ayan, wala siya sa bahay, so nagkoconnect siya malamang through phone. Baka hindi siya makakonnect. Ayan, nagkoconnect na to audio. Oh, mami, nasa kotse. Ayan na. Wala na. Bye-bye. Paalam. Bye-bye. Ano yun? Wala, oh? Wala akong makuha yung signal, eh. Square lang yung nakikita ako. Madaya yan. Asa ka sa Boracay? Ay, puke! Oh, ayan, oh, kumpleto, oh, kumpleto natin yung culture crush, oh, nandito si James. Hello, pareho kayo ni, ano, groups. Pang Halloween special din, no? Si James, nasa NBI, nakulong. Nakulong. Si Darcy. Happy Halloween! May seat. May hood, ano ba yan? Bakit ano ba yung tema mo? Asan ka? James, nasa kahon din. Sa kotse! Nasa kotse sa... Walang signal eh. Puta, pag... James, pag ito na kasi din eh. Tangin na. Kaya nagda-drive ka. Huwag ka mag-drive habang... Naka-live tayo. Hawak niya yung phone, tapos hawak niya yung ilaw. Nandiyan mo! I was alive! Nay, tumigil ako. Kasi traffic. Okay. Kasi traffic. Actually, yes. Pag narinig nyo, may tinotow si James yun. Saan mo parking nag-tumigil? Last week ko pa alam na Sunday to. Sa utak ko, it's Sunday afternoon. Kasi nagtabi ako ng Sunday afternoon ko para dito. Hindi ko maintindihan ako bakit Saturday night. Ayan, oh, habang nandito ka, James, may mga nagtatanong dito na hindi naman namin masagot kasi para sa'yo yung mga tanong na yun. Patulad ng eto, ano daw yung ending ng audit? Class reunion. Class reunion. Ayan.
Yun yung final, ano dapat. Mawala parang yun. Ang plano namin dapat doon, parang magkakaroon ng parang yearbook approach, yung cover, and then yung, ano, and then, ayun, parang may splice nung may photo, tapos may kwento behind the photo, parang epilogue. Ganun. And any thoughts on releasing trade paperbacks per story ulit? Tingnan natin. I don't know. Marirevive pa ba ang Odin? Sa ano, sa alam ng mga Culture Crush ano crew yung kwento ng Odin. Yung kwento nila marirevive ba ang Odin? Ano, lagi naman it's always at the back of my mind naman. Pero ang dinidesign ko, modernize or period piece siya. Perfect sana siya kung na-revive siya within the last ano, para 20 years after yung ending. Ay, so isisingit ko lang James kasi kanina tinatanong ko 'to eh. So kung na kunyari natuloy yung dati nating pinagplanuhang revival nung yung nag-meeting tayo, ang bala ko sa ano doon, parang flashback na. Period piece na siya nung 90s. And then okay. It's going to the ano reunion. Ang kwento. So pag bumalik yung audit parang it part 2. Oh, yun ba yun? May clown, may clown din doon. May clown din. Pero yun yung iniisip ko, yung nag-meet tayo sa UP Town. Yun ba yun? Iniisip kong gagawin sana. Oh, yun sana yung gagawin kong treatment. Bakit iba yung naririnig namin nung nag-usap tayo? Ha? Ano? Memero, may sinasabi. May sinasabi. Well, pwede din naman kasi... Actually, partially, may rights na rin yata si Elmer dun eh. Kasi designs din niya. Designs ni Jio rin yun. May high school penthouse scene para sa mga anime na school setting. Anong high school penthouse scene? Ay, ibang penthouse yung naisip ko. Penthouse? Oh, yeah? Ay, kompleto, Jio. Sino lang dito? Kompleto yan. Wala si Frances si lang. Si Mark. Malimutan mo. Nagtampo si Mark. Katampo na naman yan dyan, puta. Invite natin ngayon. Ngayon nga lang. Si Melvin, nasa office si Melvin. Mark. Ngayon mo lang nakita. Palaging umaga dito eh. yung pagkain, Melvin, sa likod mo. Yung pagkain dyan, baka sira na eh. Oo nga eh. Kaninong station ba to? Kay Roy. Ang init na sa kotse, pinagpapawisan na ako, putang. Ano pala? Oy, bad words, pwede ba yun? Oo, oh, ilang yung kanina pa si David eh. Tama pala si David kanina pa. Pwede yan! Ay buke! Pwede! Uy, kung ano yun ha? Kubori issue 12. Pinalusot ni James para sa fanserv, yun ang fanservice ni James, parang sinadya yan, sinadya. Oo, oh, para progressive kami. Wala kaming usapan natin PT, pero meron kaming nagmumurang pagkain. I fully deny it. May bas-bas yan. May bas-bas. I deny it. I know deny no such it. Thing. Oh. Let's go. James, di namin makita yung ano, yung your beautiful face. Ang dilim din eh. Nakakatakot lang mukha ko Halloween. O sige, pakita ka na para mas screen cap natin na may picture. Oh, para sa pan-thumbnail. Walang ilaw eh. Kanina nga si Grooves nasa kahon din eh. Nakahiga eh. Grooves, go pa kaya. Ayan, ako yan. Grooves ka lang, babate kanina eh. Oh, sige. 1, 2. Ayan. Okay na. Makakatakot ako. Wala yan. Halloween nga. Halloween special naman to eh. Si James parang si... Halloween special. Oh. Ito parang the boss talaga. The boss ng... ano? Parang corrupted the boss. Pang queen. Queen nga. Ayan o. Hong Kong Triad. Dapat talaga ganun. Hong Kong Triad. Ayan o pang ano, Hong Kong movies. May tatlo pang polong lumabas dyan. Ano ko? I am commanding from the shadows. Oh. Ayan o.
Ha? Makikinig kayo. Ano ba yan? Movie poster ba yan? Lalagyan pa natin ng title sa ibabaw ng ulo ni James. Lagyan natin ang title. Ito pala ito. May tanong ako pala. Kung sa sisikom, yan. Oh. Kung balak nyo maglabas ng bagong ano kwento, i-include nyo ba talaga yung woke generation? Well, di ba? Mm. Kung iaakma ba ninyo? Kung ang inspiration ng storyline ko, merong diverse characters, then yes. Pero if the story doesn't call for it, then no. Hey, magbigay ka na nung message mo for your fans. Kasi paalis. Yeah, ano naman yan, back of my mind. Pero nga, kasi I think kung papasok ulit tayo dyan, it's something we're going to spend on talaga. And I'd rather do it with... Yun yung gusto ni John! Yun yung gusto ni John! Comfortable position. Mas maganda wala kung nasa comfortable position na yan. Yeah, pero yun nga, tama si John. It's a young man's game. Kasi parang you have to spend a lot to get into it. Tsaka, I really don't know yung... kung paano siya ma-market ngayon eh. So, kasi sobrang iba na yung market ngayon eh. Ano yun? Online? How do you market it? The delivery alone will take some deliberation and some thought kung paano gagawin. At totoong ano, international na yung kalaban mo. Maraming kwento dyan sa labas na mas magandang kwento kaysa sa maiisip mo. Di ba? Saan? Mas maraming kwento dyan sa labas. Bakit tayo na maganda na? Oo. Bakit nga may echo? Dana. Wala na. Napansin na hiya. I don't think that's an issue. I think as long as you believe in your story, that's all that matters. And as long as you find your audience. Oh, yeah. Tama yan, tama. Okay lang. If you have a story to tell, as long as you have a story to tell that you believe in, and then you have an audience who wants to listen to that story, doesn't really matter what other people are doing, what other people are creating. I'm still a fan of other people. I'm still a fan of other works. Pero when I do something na sa akin, syempre, I want to do something na sa akin. Diba? And kung may audience dyan, then I'm just grateful that there's an audience for it. Diba? Pagka lagi mo kasi inisip, for me, pagka masyado mong isipin, kukumpara ko, si ano ganito, you'll never have the confidence to do your own story. Saka hindi lang yan. Endurance game to eh. Patatagan yan eh. Di ba mga ibang mga series? Diba't mga Solstice, Gio? Puta. Robot na nga eh. Sige. Ingat, James. Ingat. Ingat. Gabi na. Ingat. Salamat for dropping by. Bye, James. Thank you sa viral video clip. Supposedly, 8 o'clock. Nasa bahay na ako. Ang traffic, Diyos ko. Salamat. Yayaman na si John. Huwag kang mag-drive habang nag-chat. Bakit? Ano ba kailangan? Malaking deal ba yun? Nee, hindi naman. Ang malaking joke. Deal kung... anong... joke yun! Joke! Oh. Actually, gusto ko panoorin yung Dave Chappelle eh. Kasi parang okay, diba? Ito, James, from a business standpoint. Kasi monthly lumalabas... Sa US ah. Sa US lang. Lumalabas na month after month. As in, nagdo-dominate yung manga sa sales sa US. Eh, siyempre! Hindi, kaya nga. So, ang tanong ko, tapos, tinutuloy... kasi they're focusing on the 4%! 4% so, pinupush... of what? Ilang percent so, ang comic book sa tingin mo, bakit this... bakit willing silang i-risk yon na month after month, sige, maglabas tayo ng hindi popular, na hindi ganun ka money-making na ano? Bakit? Bakit sa tingin mo na mag-focus tayo sa 4% kahit tayo malugi? Ano sa tingin mong ang kailan? Because yeah, kasi it's all about political agenda. Kasi I think not necessarily the LGBT. I think basta yung certain extreme woke or extreme SJWs na yun, kasi marami sa kanilang naka-position ngayon sa mga sa comic industry. They're in positions of power. So even if they only represent 4%, pagdating naman dun sa company na yun, they're top dogs. So they push whatever they want and they don't really care about the audience. Kasi one thing you also have to remember,
ang narinig ko rin before sa DC comic seminar kasi noon before, talaga naman hindi kumikita yung comic book companies or industry. Very, very seldom does it make money. The whole idea, the whole idea that they publish comics is to keep the brand alive and to experiment with storylines. So, whether it does sales or not, as long as the brand is being kept alive, and then yun nga, yung excuse na they're experimenting with storylines, what will not work, medyo pasok pa rin dun sa business, ano eh, sa business strategy nila. Kasi it's an experimental storyline, let's see if it works. If it fails, doesn't matter. Kasi the movies are the ones that are making the real money. Diba? The so, kinetest nila yung water, parang ganun eh. Diba? Kung ano yung kakagatin ng ano eh. Yeah, they're testing the water through the comics, and if it doesn't work, depende sa ano nangyayari sa ano. So, dahil malaki yung cachet nila dun sa, dahil sa movies, may freedom pa rin sila mag-experiment, ika nga. Yeah, pwede silang malugi. They can afford to go broke. Pero, ewan ko lang at this stage, kasi it's really down. And then, yung backlash ng fans, parang di nila pinapansin. And then, nakikita mo na naman sa box office yung effect is. I don't know why they're still sticking to the guns. I mean, representation is a good thing, pero over-representation is also a bad thing. Kasi, for me, it's parang na-reverse lang yung prejudice and racism, but then it's on the other side, on the other extreme. Parang sa akin, they should still meet somewhere in the middle ground. Parang, which is why manga is dominating. Kasi more people can actually relate. The rest of the 96% of the market can relate better to manga than the SJW comics, di ba? So, kaya 90% more ang sales nila. Feeling ko. Di ba? In other words, yung American na comics, R&D. Ang R&D money nila. So, R&D nila... and kaso, sa akin, it's not just R&D now. It's become their vehicle for political agenda. Yun yung sa akin, very selfish. It's very selfish kasi it's encompassing almost everything eh. Diba? Pati so, para for the sake of continuity ng ano nila eh, nung IP. Eh, tsaka naging diba? Bandwagoning na eh. It's not even a movement anymore. It's a bandwagon. Everyone's jumping in. Parang so, hindi na siya groundbreaking. Yung mga non-woke na comics, na mga independent, sa US, sa Western, umaasa, dahil hindi sila pwede, yung kwento nila, hindi pwede sa Big Two, DC, Marvel, umaasa sila sa mga crowdfunding, yung mga indie, like yung mga comics yung nilabas recently ni Keanu Reeves, yung Berserker ba yun? Parang ganyan. So, I can't speak kasi I don't really know much about that. Sa tingin mo yung... Magkamali ako ng ano. Sa tingin mo, pwede ba yung model na yon yung sa mga independent sa US na umaasa sa crowdfunding, pwede yung ganung model dito sa Pilipinas? Assuming meron tayong matinong crowdfunding style na website. By nature kasi, kuripot ang Pilipino eh. I don't know. Yun, doon makakansin si James. Meron tayong mga creators na successful crowdfunded yung mga libro nila. Like si Toto Madayag cultivated yung fan community niya na pag nagpe-print siya ng books, doesn't really have to spend. Kasi meron na siya nung 1,000 sure buyers that would fund yung obligation niya. Siguro pwede, pero... It's a matter of ano din. Yun nga yung sinasabi ni James eh. Bagong marketing thinking na yan eh. It's... hindi na katulad dati na you have to shell out yung big money mo. There are ways na to like, yun nga, crowdfund mo. If you have like a self-sustained na fandom or a community that you have already cultivated. That's true. Okay. Crowdfunding minus yung mga crowdfunding na website na no, John. Locally. Kasi direct sa'yo, walang cut. As in, direct talaga. James. Hoy, biyahin na daw si James. Bye-bye. Thank you. So, baka hulihin na sa live. Huwi na ako.
Ayoko na sa daan. Ah, sige, bye. Ingat, ingat, ingat. Thank you, James. Bye. Oh. Isikom, na-cancel. Ano yan, yung mga views expressed here are the views of the guest alone and not shared and by everyone here. Not agree ni Jan. So, kung kakain sa inyo, si Jan Zamar, huwag kami. Si Jan lahat. Uy, hindi ako yun. Anyway, ito, ito, ito. Teka, anti-woke, anti-Christ si Jan Zamar. Teka, may tanong pa ako sa CC Comboys. Yeah. Game. Kung gagawa nga kayo ng bagong title, ito na eh. Yun na talaga eh. Diba? Ayun na. Gano ka different? Si Sir Gio na fan kayo. Gio na yung the boss. Oo. Oo. Pupondohan ba ni Gio? Oo. Ah, okay. Hindi na siya nagtatanong na eh. Oo. Okay, sige. Nagmamarket research na nga eh. Magawa nga ng meke eh, puta. Ano ba yung comics? Pichuging comics. Ano ba? Bitch, no? Gumawa ako ng mecha suit. Tanginan nyo. O meso suot mo, Gio. Dali lang, nagcha-charge pa eh. Nagcha-charge. Medyo matagal. Oh, na-excite yung mga nakikinig dyan sa tanong niya. Ano yung gagawin nyo? Oo, gaano kalayo sa may dati nyong work? Ano ba yung bagong title? Bagong title. Hindi, kasi kung... Let's say, iset aside natin si Culture Crush. Matagal na siyang nasa parking lot at inaagnas na. Diba? Wala na eh. hindi nasa na parking under. Lot. Hindi na ano yung, under. Ano yung traffic lang, Nance. Diba? Eh, na-traffic lang ba? 16 years na traffic. Andun si James sa traffic lot. Sa parking lot din. Inaano na sa anong-anong mga tao dun sa highway na ano. Ba't ka nakapark dyan sa shoulder? Ba't ka nagra-rant dyan? YouTuber! Habang nagsasalita si James, meron nag-fly sa labas. Angry driver. So, ipa-fund mo nga, Gio. Yes. Ingan natin. Uy, ayan na. On the spot pitch nga daw. Mag-pitch na kayo ng mga bagong titles na ilalagay. Mukhang may pera. Ito, Gio. Ito yung pitch ko. Mga kikiam pero naka-mecha suit. Ay, alam ko yan. Parang mga naka-foil sila. Yung mga ay, ready parang na. Parang ginawa mo na yan, David. Oh, yun na yun yung cover natin. Tapos pag, pag bumarel, imbis na bala, krakalyur na filter lumalabas. Ay, siyempre, tapos ano bricks. Gamit yung copy? Copy mo dapat, papyrus, di ba? Papyrus. Papyrus. Na outer glow, black. Add noise. Difference clouds. Malang. Tapos green. Oh, yun. Tama. I-pointilize mo na. I-pointilize mo na rin. Para maganda. Oh my God. Well, si Mebs, mag-pitch ka na. Nagtatanong si Gio. Nga ba? Hindi, well. May datong yan. Madami-dami akong, ideas. Wala lang akong magda-drawing, pero alam mo yan. PPM ka na lang daw, Gio. Yung ideas, treatment, tsaka... Pero yun nga, well, kasi kung i-consider mo yung culture ngayon, wala akong alam doon eh. Other than dun sa well hindi ako dito lumaki sa kumbaga natin kulturang yun yun eh hindi na natin to kumbaga hindi naman tayo boomer. Hindi pero isipin niyo pag naglabas kayo ngayon tapos na yung 90s nostalgia eh. Papasok na tayo ng early 2000 nostalgia kasali kayo doon so pag naglabas kayo sama kayo sa wave na yun. Pero 22 dekada na eh. Eh, yun nga eh. So, 2 dekada na eh. So, time for yung pag-cycle nung nostalgia. Saktong-sakto pag naglabas kayo. Tapos mag pala yun, no? Yung title 1990s, na, uso yung 70s. Oh, di ba? Tapos, 2000s, uso yung 2020s, uso yung 2000s. Tama. Tama, di ba? Tama.
Tayo yun. Tayo yun. Oh. Swak na swak pati yung ano, yung culture. Kasi yung revival, yung crush mo, revivalism eh, yung 90s, di ba? Last decade yun eh. Yung puro 90s na revival. Oo. Sa Hollywood. No? Oh, di sakto ngayon. 2020s. Ay. The next title ni Ian. Early 2000s. Old Man Dante. Old Man. Oh, sabi ni JP, tama daw kasi may buying power na ngayon yung mga nanay, yung mga nanay ngayon. Oo, yun na nga eh. Crush. Sana nagbabasa pa silang comics, di ba? Siyempre, pag naglabas kayo, bibili nila yun kasi nostalgia nga eh. Ayun na, Gio! May pander na tayo. Go for it. So, ayan o. So, abangan niyo po yung exclusive announcement ni Gio bukas. Nung bagong astrology. Mm-hmm. Will you CCCOM mothers add Gio? Mothers talaga. Mothers na yun. Paano yung fathers? Hindi kasi di ba parang may market research na mas loyal buyers yung female market kaysa dun sa male market na nagbabasa lang sa shop or nakikihiram lang dun sa female na bumili. O di ba palaging ganyan yung kwento, parang naghihiraman sa classroom, may isang bibili. Oo, tapos parang manghihiram lang sila. Pero yung female readers, lahat sila may kopya. Lahat sila may tami-tama raw. Lahat sila may kung ano man yung binibenta nun. So, dapat ang ads niyan, Promil, Joy, ganun. O nakit. Mga nanay, di ba? Basta hindi X-Deal. Tulad ng dati, puro X-Deal eh, di ba? Lahat ng ads ng Culture Crush. Kaya hindi na buhay, hindi na maintain, X-Deal eh. Ano, papapakid mo yung Promil na yun, isang lata. Buti nga, kung nagpadala ng Promil eh. Di pati ngayon ano, madaming platforms na eh. Mm-hmm. Daming platform. Kailangan na yung market. Webtoons. Oo. Oh. Ano, patulan na yung webtoons na yan? Patulan na ba yan? Di ba pinatulan mo na nga, Mills? Hindi ko pa pinapatulan. Kasi parang special exclusive edition din pala dito. Eh, magtabangan nyo yung title ni Melvin Calingo sa webtoons. yun. Ano nga ba yun? Hindi, wala. Yung kwento ninyo ni Joanna? Kanto Inc. Pwede naman. Ay, hindi pang shorts. Web. Yung shorts. Hindi, yung kwento nyo mismo. Kasi yung kwento nyo. Ah, kwento na. Love story nyo. Yung naglalakad na shorts, yung hilaw pa. Diba? Yung naglalakad na shorts. Ano yun? Hindi naglalakad na shorts. Kulto. Yung quarantine, di ba meron kang quarantine na kwento nun, gamit mo sa ano? yung plate ko sa isang... Ah, yung strips. Yung comic strips. Email ko yun. Diba? Pwede. Ano, pero yun nga, magandang format yung webtoon. Ibang platform. Magandang pag-eksperimentohan actually. Scroll diba, down, meron? Scroll up. Horizontal. Yes. Iba yung monetize na dun sa webtoons, hindi lang natin alam. Eh, ano daw, si Groobs, may pipitch kay Gio yata, nag-isip niyo. Ano ba? Ba't ako? Bakit parang catcher ba ako? Puro pitch siya may sinasalo. Yung mga ano yan, nangangapa si Gio. Sino ba dyan may kwento? Meron tayong pondo rito, eh. Natutulog na. Anyway, ito matagal na tong ating usapan. Final words na lang para sa lahat. Final words. Congrats kay John Zamar, nakakuha ng spicy video. For the first time ata mag-i-edit ako tanggal. Yung whole time na wala si James the whole time. Hey, James, hindi pala na-record. Na solo lang si James para talagang mapiga yung rant. Hindi, tama yun. Kasi yung mga nakanood ng live, sila lang yung nakasagap nung kay James. Yung sa YouTube, wala na. So, sorry kayo. Di, nasa YouTube tayo, di ba? Yung kay John. Di, nasa Facebook tayo ngayon. Facebook. Facebook tayo ngayon. Ilalagay ni John sa Patreon yung kay James, yung epic rant. Oo, yung para doon sa mga gusto makakuha ng mga back
yung mga pinag-usapan namin off the record, tapos yung mga rants, mga chismis, may Patreon ako. Oh, ayun oh. Ayun! Joke lang. Kung saan, pinag-usapan namin si Trece at ano ba? O nga, yung sexuality ni Trece, o nga, hindi mo bring up yun dyan kay Budget? Kung ano yung sexuality ni Trece? Alam mo na, interviewin ko ulit si Budget, sumama ka. Oh. Tapos, lahat ng tatanungan mo, itanong mo sa'yo. Hindi, biglang sisingit, nandun na lang. Tapos aalis pagkabato ng question. Oh. Ay, parang ano yung sa Mortal Kombat, yung whoopee! Noob Saibot. Kailangan naman mo yung sexuality ni Trece para... So kung ngayon, kung may Twitter si Trece, ano ang kanyang pronouns? Ika nga, mga ganun. Yung dapat. Kaya ano na tayo, mag-final words na tayo. Ang haba lang ng episode na to. Ilang oras na? 9:49. Ayan, simulan natin kay Sir Elmer. Final words. Final words, hindi sa akin yung audit. Bisexual si Butler. Si Butler. Hahaba uli ito eh. De, si... Ayun. Yeah, salamat na lang doon sa mga tumakilik na Culture Crush at sa patuloy na sumusuporta sa lahat ng aming ginagawa ngayon na projects. Thank you. Thank you for inviting me rin dito. Nakakatuwa ang usapan natin. Ulitin natin uli. Ulitin to. Tapos si James late uli. Tapos sa Alex uli. Hindi, ano nga ito yung true sisi compassion. Ganito talaga yung nangyayari sa amin lagi dati. Mm-hmm. Ito yung tunay na sisi. Bibisita siya ng office. Tapos pauwi kung kailan kami patapos na o pauwi na, saka siya darating. Exacto. Oh. Yun. O, Mibs. Ikaw na. Ako? Wala, yun. Tuloy-tuloy lang. Still, salamat sa memories, sisiko memories. Meron dun sa mga nagsusubaybay ng Pasig, I'm still trying to do it. Kasi syempre, we're getting old. We can't... Yeah, syempre priorities pa rin. Pero andun pa rin, na-draft ko na yung issue 3. Meron akong issue 5 nung book 2 na nasa ano pa, sa oblivion pa sa ngayon. Yung mga ilang pages. Bilisan mo na habang may pondo pa si Gio. Oo nga. 'Di ba? Kung sana merong sabay ganun. So ayun, salamat sa mga sumubaybay. Kanto Inc. Available sa saan? Yeah. Pen Lab and doon sa Point Zero page. Ando pa rin. Mm. Saka, yun. Message kayo doon sa Point Zero version 2. Version 2. Point Zero kasi version. Kasi na-hack yung ano natin. Ang inang Roy yun po. Ikaw na, susunod yung salita ka na final words mo. Ayun na yung final words ko. Yun na yung final words. Download ang hentai, nakurap yung poking. James. Oh, yeah, final words mo, Bib. Final words. Putang ina, kanina pa, yung tainang rant ni James na naintay sa oso, ang dami kong nainom, putang, susuka na ako. Pag off nito, susuka na ako, putang ina. Thank you sa kay James, Melvin, Gio, Elmer, sa pag-accept nyo sa akin dun sa Culture Crush. Parang dream come true sa akin yun, yung makapag-trabaho sa isang comic book company. Hmm. Na marami akong natutunan sa inyo. So, thank you very much. And thank you sa mga fans na nagtangkilik sa amin, sa book namin. And yun. So, good job, Jan. May viral clips ka na. And... Gawin ko shorts yun. Upload ko to. Gawin mo thumbnail si James, ha? Sir Gio. Hindi totoo 'yun na ano,
na mapera ako. Huwag kayo maniwala sa mga yan. Pero hindi, willing ako magpondo. Oh, yun, yeah. No? Doon, yun, yun eh. So, mapera. Jio Bezos. Jio Bezos. Isasantabi muna niya yung paggawa ng mech. So, comics muna uli. Hindi, salamat kay John talaga na ano. Na sa opportunity na ito na makasama ko kayo uli. Namiss ko yung ganito, yung sumasakit ng ulo sa katatawa. Lagi na nangyayari yan pag magkasama ang CC Comboys eh. Yung tawanan na ganyan. Mm-hmm. Oh, salamat din sa mga ano, lahat ng naniniwala at naniwala sa CC Com na na-encounter sa may trabaho, sa labas. Nakakagulat na may impact na gawa ang CC Com kahit papano. At tulad nga nasabi ko kay John, nakita ko yung pag-rise ng CCCOM eh. Kung kailan ako umalis, umakyat, nagulat ako na biglang nawala. Kasi naging fan na ako nun eh. Parang outsider na ako eh. Pero ano yung nangyari? Yun. Pero kung magatamaan naman mga sinasabi nila na ano, follow your dreams, di ba? Follow your dreams. Kahit hindi mo man maaabot, meron ka pa rin natutulungan. Tapos, hanap buhay talaga ang pinakamabigat na part dito. Yung reality. Kaya nga tawag hanap buhay. Maghahanap ka ng buhay. Hanapin mo hanggang masustain mo. Ayun. Ang ito nga is, namimiss ko yung creativity ng youth. Nakakainis, meron ka ng wisdom ng ano, ng old age pero wala yung strength ng youth, yung vigor, yung imagination, creativity ng youth, yun yung nakakamiss. Na limit eh, no? Limitation. Sobra. Kaya yun, kapag habang may inspiration, tuloy lang. Plow through. Salamat John uli. Salamat. Hey, salamat sa inyo at pinaunlakan nyo itong reunion. Si Groups pa. Final words ni Groups. Yun. Bye. Yeah! Well, salamat kay John sa paghukay sa akin sa kung saan. Pag-invite dito sa Zoom meeting na to at reunion. Thanks sa mga ano, tumangkilik sa Culture Crush na nakakalala pa sa Culture Crush. Pero yeah, last. Hindi na ako ulit-pabalik sa mga ano. Sa mga recording. Diyan, huwag mo na ako huwag mo na ako yung batahan ulit. Putangin na. Hindi ako babalik sa mundo. Sinayang mo oras ko. Yun naman. O nga, sulit yung rant ni James. Sulit. Last minute, pero yun yung pinaka. Oo, oh, eh, sa takala ko mag-highlight. Lahat tayimik eh. Walang ganun ako. Nagsisisi na ako na bringing up ko yung book na yun. Nagtaka ako eh, pa-wind down na tayo. Bigla na tayo. Nag-pikuli eh. Ako ganun ako. Ginawa mo ng tubig yung ano mo eh. Anyway. Anyway, mag-outro na ako. Sa mga nanood, maraming salamat sa inyo. Leave a like, share this video to your friends. Oy, diyan gumawa ka ng outro music, puta. Ayaw. 500. Yung viewers mo na, 600? 600 lang. Oh, kailangan meron na. Sige, magpapakompose ako. Yan, magpapakompose ako ng outro at intro. J Brothers! Oo! Ay, parang Oi House. Oi House! Uy, ganda nun, ha? Ayun, share nyo to sa lahat ng mga interested with Filipino comics. Support local Filipino creators, support Filipino titles. Subscribe to the channel kung gusto nyo. Kung ayaw nyo naman, okay lang din. Every 4 p.m., every day, ako nagpo-post ng conversations with comics personalities. Bye, guys. Subscribe stay safe. Stay healthy. Night. Paano ba i-stop yung stream? Hindi mo na masustop yan. Oh, lagot ka. Na. Ayun. Delete mo yung...